guys. So, mga around 3 a.m. Ayan. So, paalis na kami. May sundo kami. At pumunta kami ng Joy Bus for departure at 5 a.m. to Baguio. At ayan si Elliot. Simula na nagising siya nung umaga, hindi rin siya natulog. Sumasabay siya sa amin. Kasi nakita niya nagising kami. So, until around 3 to 4 a.m. to, hindi pa siya natutulog, guys. Wala pa siyang tulog. Sanay na sanay siya sa lakaran. At yung si Ricky, ayan, kinukuha na niya yung ticket sa Joy Bus para mamaya eh, magbo-board na lang kami at 5 a.m. pag dumating yung bus. At ayan, guys. So, inaantayan na namin. Nagkape na kami niyan. At ito nga si Elliot, sabi ko sa inyo, hindi talaga niya kayang matulog pag nasa labas kami at nasa biyahe. Hindi talaga yan natutulog kahit antok na antok siya. Mahilig siya mag-observe. Sanay na sanay siya magpuyat. Kaya kinakabahan din ako dyan minsan. Baka mamaya bumaba ang red blood cells niya. Pero dala ko lahat ng mga medicines niya. At ayan, 5:11. Nakita niyo naman dun sa clock. On the go na yung bus namin. At hindi ko alam kung anong oras kami makakarating ng Baguio. Ang sabi, 5 to 6 hours. But we'll see kung mas maaga ang arrival natin later sa Baguio. At ayan, tinatry niyang matulog. May nagpillow siya dyan. Siyempre, para hindi ako mangala yung braso ko na alagaan yung ulo niya, no? Para lagi siyang nakakatulog ng maayos kahit wala yung kamay ko. Ayan, on the road na kami, guys. Siya. Tinatry niyang matulog pero hindi talaga siya makatulog. At good morning Philippines tayo. No? 6:43 a.m. Mukhang hindi pa rin natutulog tong alaga ko. Nag-o-observe lang sa mga tao sa loob ng bus at tinitingnan niya yung daanan. Zigzag ng mga daan kasi sumisegway-segway na kami. So, nasa Baguio na kami agad ng mga 8:44. So, masyado siyang maaga kumpara doon sa estimated 5 hours nila. At hindi talaga natulog yung alaga ko. Mukhang 24 hours itong kising. At ganyan naman talaga siya pag kami ay bumabiyahe ng domestic. Hindi talaga siya natutulog. At 9:24, guys, ayan na si Ate Stewardess nakatayo na dahil nasa Baguio na kami. Malapit na kami sa terminal ng Joy Bus. Bababa na kami. Ayan. Hi. Hello. Welcome to my vlog. At syempre si Elliot. Elliot. Ah. At guys, dumating na kami dito sa pagstayan namin na accommodation. Pinili namin to kasi pet friendly siya. Pwede dito sa ang aming Shih Tzu na si Elliot. Kasi ang problem kay Elliot, pag nilagay namin yun sa pet boarding, namamahay siya. No? Hindi siya natutulog, hindi siya kumakain, nabibigla siya. So, ngayon, first time namin tinry, nakasama namin siya sa aming pag-istayan na place. Kasi mahirap talaga maghanap ng lugar na pet friendly. At ito ang our bed and breakfast. At guys, napakabait ng mga tao dito. Ang sarap ng pagkain. At ang gaganda rin ng mga kwarto nila. Sobrang maasikaso yung mga staff. Hindi ako nagbibiro. Kung magagawa ako ng review sa kanila, sobrang daming positive. Wala akong nakikitang negative. Napaka-accommodating ng staff. Tapos napaka-homey ng environment. And the food is great also. Mga gamit namin sa reception tapos nagpahinga muna kami since maaga kami and ang standard check-in is 2 p.m. pa. Ang maganda dyan, may restaurant sila dito, in-house din. So, since gutom na kami at di kami nakakain naman talaga sa bus dahil mahirap din kumain, natulog lang kami. So, kakain muna kami habang nagpapalipas ng oras.
kay ate. Uhaw na uhaw ating liit. Ang dami niyang nainom na tubig ngayon. Nakakalahati agad siya yung water bottle niya, which is good. Ayan guys, ito kami. Magdi-dinner kami. Naghahanap kami ng kakainan. Yung si Ricky, saka si Elliot sa harapan. Sorry din. Ayan nga, magdi-dinner kami guys. Ayun na, nandun na. Nasa map set. Tara. Nalulula ka ba? Hey guys, so ang ganda talaga ng ano dito ngayon sa Baguio, yung design ng SM City Baguio. Ayan. Ang ganda. Hi guys, so dinner kami outside here sa Mamses. Kami ngayon guys, mag-dinner kami. Kararating lang namin kanina morning here sa Baguio. Hi, sayay. Day.
Mama. Tagal pila ba kayo? Hindi ka nagdala ng asipan. Diwala. Ako sila tutulog. Ay, sobrang lamig dito sa Baguio ngayon, paggabi. Ang kapal ng fog. Wala pa kami, ano? Tulog. Timpuyat. Mga timpuyat.